Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang ambag ng pribadong sektor sa ekonomiya sa Philippine Business Conference and Expo. Nagpaliwanag din ng Pangulo kung bakit wala pa rin kalihim ang DA at DOH. Tumali rin ng Pangulo sa ilang pagtitipon sa Leyte. Narito ang unang balita ni Jun Veneracion. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 78th anniversary ng Leyte Gulf Landing sa Palo, Leyte. Ito yung makasaysayang pagbabalik ng mga Allied Forces noong 1944 sa pangunguna ni General Douglas MacArthur na naging susi para makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Hapon noong World War II. Nagbigay pugay ang Pangulo sa mga veterano ng digmaan. This government will always continue to look after the welfare of our war veterans. For as we commemorate on this hallowed ground, sanctified by the blood, the life, and the sacrifices of our brave veterans, we cannot allow our memories to lapse. Ang digmaan noon, nag-iwan daw ng aral tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan. Kaya patuloy daw na palalakasin ng gobyerno ang mga peace-building efforts, lalo na sa mga lugar sa bansa na apektado ng kaguluhan. Sa labas naman ng bansa, mas magpupursige raw ang gobyerno na mapabuti ang relasyon sa mga kalapit nitong bansa. As your president, you must be assured that this administration will always advocate for peace and for unity. Pagdiriwang ng 75th Charter Day naman ng Ormoc City sa Leyte pa rin ang sunod na pinuntahan ni Pangulong Marcos. Sinalubong siya ng mag-asawang Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres Gomez. Hindi raw niya pinalampas na mapuntahan ang lungsod para pasalamatan ang mga bumoto sa kanya. Kasabay nito ay ipinaalala niya ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan sa harap ng mga sakunang tumama sa lugar dala ng climate change. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon para kumbisihin ang mga taga-Ormoc na magpa-booster shot na. Mababa pa tayo pa sa booster uptake dito sa inyo, 33%. Pero alam ko, kaya ninyong paakitin yan. It is essential that we increase that rate to 50% para meron tayong tinatawag na wall of immunity. Magtulungan tayo. Keynote speaker naman ng Pangulo sa Philippine Business Conference and Expo na inorganisa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sampung resolusyon ang inihain ng Chamber of Commerce sa Pangulo sa larangan ng food security, health, employment, education, national security, digitalization, environment and climate change, power, transportation at international trade. Kinilala ng Pangulo ang papel ng pribadong sektor sa pagbangon ng ekonomiya at nangakong itutuon ang mga pulisiya ng kanyang administrasyon sa pagpapalago ng mga negosyo. Rest assured that we always take the necessary steps to strengthen our relationship of our businesses with the government, with consumers, and the general public. Samantala, sa panayam ng media, sinabi ng Pangulo na patuloy niyang pamumunuan ang Department of Agriculture. Problems are so difficult that it will take a president to change and turn it around. So I think when we are able to say that the DA's functions are properly, institutionalized, and the structural changes that we need to make in the DA have been made, and the appointments in the DA have already been made, then saka ako bibitaw. Ganito rin ang kanyang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagtatalaga ng kalihim sa Department of Health. Sa ngayon, si Undersecretary Maria Rosario Vergere ang officer in charge ng kagawaran. That is what I am trying to do. So that everyday functions are fulfilled every day. Without fuss, without bother, without gulo, without fixers, without paying. Yan ang inaayos ko. So that is what I'm hoping to get to that point, especially in the DOH and the Department of Agriculture. Yan ang unang balita. Ivan Mayrina. Jun Veneracion, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.